Hello sa inyong lahat. Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng merienda pero pwede din pong dessert, ang masarap na Kamote Delight. Pero bago tayong mag-umpisa, kung bago kayo sa aking channel, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 1 kilong kamote. Ito po, kahit po anong kulay ng kamote, pwede po. Huwag lang po yung ginagawang panghalayang ube, ha? Ito po ay 1 kilo. Tinalupan ko na po at hiniwa ko lang po ng ganitong kaliliit, pakudra-kudrado. Hinugasan ko po ng malinis. Gagamit din po tayo ng 3 tablespoon butter, 1 condensed, yung pong malaki, 1 Nestle cream, at cheese. Ayan, simpleng-simple lang po yung mga sahog. Ngayon, nagpapakulo lang po ako ng tubig. Babalik po ako para po ito ay ating i-steam. Okay. Ayan, kumukulo na po yung ating tubig. Lalagay na po natin itong ating kamote. Ngayon, i-steam lang po natin to hanggang sa lumambot. Okay, magbabalik po ako pag malambot na siya. Ayan, ngayon, heto na po yung ating kamote. Malambot na po. Ngayon po, ito po ay ating imamas. Mas maganda pong imas to hanggat mainit. Ayan. Hanguin lang po natin. Ayan, ganito lang po. Ayan, imamas lang po natin. Mas maganda po hanggat mainit, dudurugin na po natin kasi mas malambot po siya. Oh. Ang bango. Ayan, paano po? Durugin ko lang po lahat ng ating mga kamote at magbabalik ako. Ayan, okay na po ito. Nadurog na po natin talaga na. Durog na durog. Uumpisahan naman ngayon po natin yung pagluluto na. Unahin po muna natin yung kanyang sauce. Ngayon po, ilagay po muna natin itong butter. Ayan. Punawin lang po natin. Nasa medium heat lang po yung ating apoy. Ngayon po, isunod natin yung Nestle cream. Ayan. Atin lang. Ngayon, lagay natin ang condense. Ngayon, haluin lang po natin ito hanggang sa lumapot. Ayan, nasa medium heat lang po yung aking apoy. Ayan, pagka po ganito na, maghahango po ako ng konti para po ating pang-topping. Ayan. Tabi po muna natin. Ngayon, dito po sa ating natitirang sauce, ilalagay na po natin yung ating minas na kamote. Ayan, sorry. Ngayon po, heto na po, hahaluin po natin siya hanggang sa ano ba yun, mag-sticky. Ganon. Ayan. Ayan. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa
magsama po yung ating sauce at yung ating kamote hanggang sa medyo kumunat siya. Ayan, tutuloy ko lang po yung paghalo at magbabalik ako pag maganda na po yung medyo makunat na po siya. Ayan, pagka po ganito na, tingnan nyo po, malinis na po yung ating panghalo. Pagka po ganyan, ibig kong sabihin eh, luto na po siya. Hindi na po siya humahawa sa ating sandok o kahit na anong panghalo nyo. Kanina po, di ba, madikit na madikit. Ngayon, okay na po, papatayin ko na po ang apoy. At ang paghahalo po natin eh, nasa medium heat lang po yung ating apoy ah. Hanggang sa maging ganito yung kanyang itsura. Ayan, oh. Okay. Ayan, nilagay ko na po sa ating bilao. Ito po, yung pong iba, nilalagay lang po ito sa tray kasi po, inire-rep po ito. Ayan. Ngayon, heto po na iano na po natin sa ating bilao. Heto naman po ngayon yung toppings na aking ibinukod. Ayan, diligyan po natin. Talaga naman pong yaming yummy. Ayan, di po ba? Kamote dessert na pwede naman po nating pasarapin. Lalo po pag nailagay na po ito sa rep. Okay, ngayon po syempre po gagadgaran natin ng cheese. Naku, napakasarap pong merienda nito at dessert. Oh, heto na po ang napakasarap na merienda o dessert, ang Kamote Delight. Lalo po pag inilagay ito sa rep. O paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na po at very easy lang. Baboos!